Nung second year college, nagsimula. Bakit parang napapadalas ako sa loob ng kapilya? Nakakatawa kasi yung simula, minsan yung motibasyon, di ba, hindi dahil, hindi puro o dalisay, no? Naalala ko yun, inibita lang ako kasi may kaibigan ako, kabarkada. Sabi niya, oh, munta ka naman sa, ano, sa misa, tapos, kasi ako yung magbabasa, eh. Makinig ka sa akin. Ganun yung simula. Pero, pagkatapos nun, ako na yung naging gitarista, may girlfriend pa nga ako ng lahat. Pero, parang may kabig, no, may kumakabig sa akin. Isang karaniwang estudyante pa lamang sa kolehiyo si Father Jet noong 1970s, nang una niyang naisip na baka sakaling tinatawag siya sa buhay relihiyoso. Pero tulad ng marami, hindi naging madali para sa kanya ang tumugon. Natakot rin ako kasi syempre hindi malinaw. At paano kung balang araw malungkot ako at mangarap ako na magkaroon ng isang pamilya, halimbawa, ganun. Yun yung mga pumapasok dun sa isip ko noon. Noong 1981, pumasok siya sa seminaryong Baon ang Lakas ng Loob at Pikit Matang Pananampalataya sa kabila ng matinding takot sa walang katiyakang kinabukasan. Ngunit kahit paano, ang malabo ay unti-unting lumilinaw din. Panatag yung loob ko na ito yung tawag sa akin. May kapayapaan doon eh, na hindi ko makita rin sa ibang lugar at may isang relasyon sa Panginoon, isang ugnayan na natagpuan ko doon, na mahirap makita sa iba rin. Ang malalim na ugnayang ito, ang matibay na pinanghahawakan ni Father Jet sa kanyang patuloy na paglilingkod sa simbahan bilang pari. Kahit ngayong 10 taon na siyang pari, patuloy pa rin ang kanyang pangingilatis. Paminsan-minsan, nagtatanong pa rin siya sa kanyang sarili kung ito nga ba ang kalooban ng Diyos para sa kanya habang buhay. At sa bawat oong sinasagot niya, nakararamdam siya ng di maipaliwanag na kapayapaan. Parang sinasabing, oo, tama ang iyong desisyon. Hindi ito naipakita sa akin ng kasinlingaw. Hindi tulad ng ibang tao sa luna. May tampo, lagi, syempre, niwawala yun. Pero alam niyo, may malalim kayong kaugnayan. Ang masasabi ko lang na sa aking pagtanda dito sa pagpapari, lumalim na talaga yung kaugnayan ko sa Panginoon. Itong agham, isang bahagi lang ito ng aming misyon. I am a priest first. I'm a priest who happens to become a scientist, not a scientist who happens to become a priest. Dito sa aming laboratorio, meron kami mga teleskopyo. No? Hindi na namin mga planeta, mga bituin. Parang napakaliit na lamang nakakubang eh. Pagkatapos mong tingnan yung langit, na napakaliit na lang nakakubang na pagmuni-munihan mo yung Diyos, yung kahulugan ng lahat ng ito.